Hi guys, it's me Ninja again and welcome to my channel. So today we will be reacting to April Luz Tolentino. Isa po siya sa mga naging finalist ng Tawag ng Tanghalan at maraming beses na nakakuha ng golden microphone. And meron po siyang song na sobrang naganda na ako at gustong-gusto kong bigyan ng reaction video. So, ngayon po, yun po yung pakikinggan natin. This was like 2016, so 3 years ago. Pero, kung 3 years ago, ganito na siya kagaling kumanta. Lalo na, recently lang. Kasi diba, recently lang siya sumali at naisa lang sa Tawag ng Tanghalan. So, I really wanna share with you guys my reaction sa performance niya 3 years ago. Tsaka, tingnan natin kung ano yung performance niya noon tsaka ngayon. So tara, let's watch it now. Oo naman girl, magugustuhan namin yun. Kailan yung timing? Just
galing. April Luz Tolentino sing The Voice Within. Kinover niya yung kanta ni Christina Aguilera. Well, sa mga hindi po nakakakilala kay April, isa po siya sa mga naging finalist ng Tawag ng Tanghalan. I'm just not sure kung naging semi-finalist siya or grand finalist siya. Pero alam ko sarili ko, ang dami niyang best nakakuha ng Golden Mikropono. So, hanggang dun lang yung napanood ko. Hindi ko na napanood kung naging hanggang sa ano yung journey niya. Pero, I'm actually browsing some of the videos. Naghahanap ako ng pwede nating gawing reaction video for today. And nakita ko siya, this was 3 years ago, singing The Voice Within. So, medyo, since na, syempre, 3 years ago na yun. So, gusto kong makita yung performance niya before sa performance niya ngayon. Na sumali siya sa Tawag ng Tanghalan. So I'm actually expecting na different, you know, different yung magiging atake ni April before sa kung paano yung technique or way niya kumanta today. So sa napanood nating video, I am so impressed that April Tolentino did her own rendition of the song. Napansin nyo, hindi siya ganun kagalaw kumanta, pero ramdam natin kung ano yung ibig sabihin ng kinakanta niya. Parang, this is like an inspiring, inspirational song. Diba? Napaka-inspiring ng napaka maraming singers actually ang nag look up sa kantang to as their personal theme song. Diba? So, I believe or I think April also, you know, dedicated this song to herself kasi this is like a journey, di ba? A journey ng isang tao to reach your specific, to reach the goal, to reach your specific dream. So, siguro this was the song na napili ni April kantahin or naipili ni April na i-dedicate sa sarili niya before kasi this is not just an ordinary song na basta lang na walang kasense-sense na kanta. This is ang lalim ng meaning, ang lalim ng dating. Well, first is, let me guys tell you that April has a soprano voice. She can just not belt, but also she can do some she can do whistle, she can do mix ng head and chest voice para lumabas na sound falsetto pero hindi falsetto. Then obviously she can do this falsetto thing, di ba? And the good thing about April is wala siyang sinusukan, para din siyang fearless singer na kahit anong ipakanta mo sa kanya. I am actually basing sa mga videos na napanood ko on her performance, ha? Sa mga kanta na kinanta niya. Kasi I believe she is working sa isang comedy bar. So, obviously, lahat ng tao doon, kung anong i-request, especially kung na-request yung kantang to para sa'yo, wala kang choice kundi to sing the song. So, yun yung isang naging training ni April para maging fearless sa lahat ng kanta na ipapakanta sa kanya. So, kaya ganun siya kagaling. So, ang timbre ng boses ni April is not just an ordinary voice or range. Meron siyang mix ng may pagka-rockstar and soft. Diba? Mahahaling tulad ko ang boses niya sa boses ni Morissette. Si Morissette, pag kumakanta, soft siya. Pero pag binet out ni Morissette, or depende pag ang kanta like rock, pag ang kanta like upbeat, yung boses ni Morissette parang pumapasok, uma-adapt doon sa music na yun. Ganun din yung boses ni April. Ang boses ni April, soft siya, pero pag siya, yung tipong ibibigay niya na lahat, nagiging raspy yung boses niya na sobrang taas. Kakaibang timbre. May sarili siyang timbre ng boses na pag sumikat to si April in the future,
naging talent talaga to, like recording artist, kahit hindi mo na siya makitang kumanta, malalaman mong si April yung kumakanta kasi meron siyang sariling timbre ng boses niya. Diba? Kasi nowadays, it's not just about singing high notes, singing with a beautiful range and pitch, but also you need to have your own style and your own voice timbre, diba? Para alam ng tao kung saan ka nila kikilalanin, which is si April may ganun. Nakikilala mo si April sa timbre ng boses niya. Yes, maybe meron ng mga ganito, pero it's still different kung saan nila pinapasok yung specific point ng boses nila kung saan mo sila makikilala. Katulad nga ni April, di ba? Na ginagawa natin ng video reaction ngayon. She's beautiful sa video na to. So sexy. And I cannot tell you anymore about her singing prowess kasi nung time na nagsisimula, I mean, nung time sa video na to, this was 2016, yung power ng, yung dynamics ng bosses niya that time, ganun din yung mga napanood kong video recently sa Tawag ng Tanghalan. In fact, mas nag-improve si April ngayon. Mas lumakas yung power ni April ngayon sa pag-reach ng mga high notes, sa pag-reach ng mga tamang nota na kailangan ng kanta, 'di ba? Well, sometimes we or them as a singer may mga point na kailangan mong i-hit ng sobra-sobra yung belt mo, I mean yung nota, kahit mag-sound kang sigaw, mag-sound kang ano, basta ma-hit mo yung specific point ng isang kanta na kinakanta mo. But for me, April, hindi niya, for me, okay guys, for me, hindi niya pinipilit yung sarili niyang abutin yung note na yun. Hindi niya ginangara or ine-stress yung sarili niyang abutin yung note niya, but instead, yung boses niya mismo umaabot sa high point ng range or ng note na kinakanta niya. Which is ang ganda pakinggan. Kaya hindi siya nagsasound na sumisigaw, di ba? I don't know, pero sa specific song na ito at video na to, yun yung napansin ko. So that's why ito yung na-react natin ngayon. So that's it guys. So I hope you like my video, you like my reaction. So if you don't know April yet, you can actually search her name sa YouTube so that you can, you know, para meron kayong background kung ano yung way ng singing style niya at para kilala niyo din siya. So that's it guys for today. So thank you so much for your time watching and hopefully you like my reactions on her performance. And if you love this, please give me a big thumbs up. And sa mga hindi pa naka-subscribe, please give me please click the subscribe button and there's like a bell notification under this video. Under this video and then click that para unang-unang makanood ng videos ko. Alright, so that's it guys for today and have a great day. Mwah.